everyone! Welcome, welcome sa ating first episode ng inyong Bible Chismis on a Saturday! Yes, so naisip ko na gumawa nitong Bible Chismis storytelling session na to because I want, you know, everyone to get to know the non-mainstream. Well, I'm gonna start first with the non-mainstream characters ng Bible, and you know, once we get to know them, you know, yun yung parang magiging step para makilala natin yung mga taong to and how important their roles were sa pag-shape ng Christianity and God's plan for all of us. By the way, kakalibo ko lang kaya may ganito kung medyo basa pa siya. So, today, habang kinukwentuhan ko kayo, ako ay magsa-start magtupi kasi ang dami kong tupiin. Kailangan multitasking tayo, mga moms. Hindi pwedeng pa-MM lang tayo. Maganda yung background ko, pero nagtutupi ako niyan. Okay? You can keep me in the background as well. Halimbawa, naglalaba ka, nagluluto ka, pwede mong panoorin to anytime. Halimbawa, you are, you know, drawing something, but you want to hear Bible stories in the background, game ako dyan. Ito yung mga klase ng chismis na dapat nating kinakalate. Alam mo yun, the love of God for all of us. Alright, so let's get started. Wait lang, bago yan, tanggalin ko muna to. Feeling ko kasi nakasagaba siya. Feeling ko dito kayo nakatingin, hindi sa mata ko. Kailangan sa mata ko. Ganon! Tara na, magtupi na tayo mga moms. Para matuyo rin siya. Kasi feeling ko hindi siya matutuyo pag nakaganon lang. Ayan na! Ayan na. Start. Okay? So, ang ikukwento ko sa inyong una ay ang story ni Ham. Sino si Ham? You ask. So, si Ham ay isa sa mga anak ni Noah. If you remember Noah's Ark, let's go up, you know, go back a few bit. So, balikan muna natin yung very first start of the creation of the world. So, God created the world, and then ginawa niya si Adam and si Eve, and then pinalay sila from Garden of Eden because of disobedience. You remember? Ring a bell? Ring a bell? Bell? So, pinalaya sila, and then eventually, of course, nagkaroon sila ng anak, si Abel tsaka si Cain. Okay. Ngayon, itong si Maring Eve. Ay, sorry, hindi pala si Maring Eve. Ano nga? So, si Abel tsaka si Cain, eventually, nagkaroon sa kanila ng parang rivalry. Medyo nainggit si Cain or si Cain kay Abel kasi mas na-favor ni Lord yung offering ni Abel from Cain. Kasi si Cain, ang binili niya lang ay yung mga basta-basta lang na mga root crops niya. Pero si Abel, binigyan niya yung pinaka-the best sa livestock niya. Eventually, napatay ni Cain si Abel. Nagalit si Lord. So, ayan. Medyo na-curse ang magiging mga descendants ni Cain. Ngayon naman, si Maring Eva, nagbuntis na naman siya. At she gave birth to Seth. From Seth's bloodline, doon manggagaling si Noah. So, alam mo yun, feeling ni Maring Eva, si Seth yung pinalit kay Abel. Punta tayo kay Noah, no? Sa kwento ni Noah. Dumating ngayon, yung flood, kasama ni Noah yung buong family niya, naligtas yung buong family, and then God made a covenant to Noah na hindi na niya mawasakin ulit yung mundo. Yung parang mark ng covenant ay yung rainbow. Now, nakababa na sila from the ark, si Noah and his family, and then nakapag-settle na sila ulit dito sa lupa. Okay, by the way, nga pala, eto, trivia. Maliban sa family ni Noah, may mga survivors pang iba doon sa Great Flood na yon. Ang mga yun po ay tinatawag na Nephilims. Look it up. So, according po sa Bible, yung Nephilims, sa ibang mga translation, sinasabi nila na these are giants kasi Nephilims are mga anak ng mga tao na girls, si sons of God, so pwedeng angels. So, yung fusion parang ano daw,
giants. Pero in some translations naman, sinasabi nila na yung mga Nephilim, mga great heroes of old. Okay, so these are like strong, powerful creations. Okay? May bisita ako. Ito na siya. Hi, baby Ruth! Tutupi si mami. Oh, say hi. Hi, everyone! Hello! Yes. Ganda. Yay! Yay! Ito. Thank you, anak, sa ating commercial. Tutuyo na yung buhok. Anyway, ito na. Mga Nephilims, sila yung before the flood and then after the flood, sila yung mga nag-survive along with the family of Noah. Okay. Let's start the story of Noah na. Ito na talaga. Promise. Nakapag-settle na yung family ni Noah sa land. And then, si Noah naisipan niya na magtanim ng vineyard. Gulo-gulo na mga anak ko. Oh my gosh. Okay. So, si Noah, tanim siya ng ubasan. Alam niyo yun, vineyard. Okay? And then, umani siya ng mga ubas. So, siguro sabi niya, dami-dami kong ubas. Gagawa ako ng wine. So, gumawa ngayon si paring Noah ng wine. Uminom siya ng uminom, nalasing siya. Okay, by the way, noong unang panahon, wala tayong isang malaking house. Tapos may mga kanya-kanyang rooms, hindi po ganun. Mga tents po yung tawag nila. So, kanya-kanyang tent. Yung tent, parang yun yung kwarto mo. Ito ngayon si Noah, nalasing siya, nakatulog siya sa kanyang tent ng hubot-hubad. Siguro na-realize niya, ang init-init naman dito, Bes. Nalasing na ako, Bes. Hubad na siya. Ganyan. Wala siyang saplot, nainitan siya, katulog siya. Dahil nga sobrang drunk. Noon, si Noah, meron siyang tatlong anak. Yung mga anak niya ay sina Shem, si Ham, and si Japheth. Japheth. In some translations, it's Japheth. Japheth. You'll see them all in the description box. Pakibasa mga bens. Lasing si Noah. Patulog. Pumasok ngayon ito si Ham sa tent ni Noah. Tapos, nakita niya, hubot-hubad ang tatay niya. So ikaw, kapag nakita mong hubot-hubad yung tatay mo, ano gagawin mo? A. Magtatawag ka ng kapitbahay, mga kapatid. Pakita mo yung kahubaran ng tatay mo. O B. Tatakpan mo ng kumot. O C. Wala kang gagawin. Hiya mo siya matulog doon. Hulaan nyo kung ano yung ginawa ni Ham. Paki-answer sa comment section below. See you again next time. Siyempre, joke lang. Okay. So, ang ginawa ni Ham, eto na nga. Nakita niyong hubot-hubad ngayon ang kanilang tatay. Si Ham, ewan ko ba dito sa batang to, bakit ganyan yung ginawa niya? Tinawag niya ngayon yung mga kapatid niya. Si Japheth at saka si Shem. Ang hang. Tapos, sabi ni Ham, oy, mga bro, look at daddy. He's so naked. So, pagkarinig nito ni Shem at ni Japheth, ang ginawa nila, kumuha sila ng blanket. Nilagay nila dito sa likod ng ano nila, balikat. Ganyan, pag ganyan. Ito yung blanket andito sa likod. Tapos, magkatabi silang ganyan, okay? Tapos, paatras silang pumasok doon sa tent para hindi nila makita yung nakedness ng kanilang tatay. Okay? And then after that, dahan-dahan nilang inilatag yung blanket sa katawan ni Noah, making sure that they are looking away para hindi talaga nila makita yung kahubaran ng kanilang father. Si paring Noah, ito na, nagising. Nagising siya from his drunkenness. Si paring Noah, nung nalaman yung ginawa ni Ham, hala, ito na, galit na galit ang lolo mo. Bakit siya nagalit? Kasi nakita siyang hubad eh. Diba? Alam yung ginawa niya. Ito medyo naguluhan ako dito sa part. Pero anyway. Kinurse ni Noah, hindi si Ham, kundi si Cana. Si Ham ang magiging tatay
ni Kanan. Okay, so of course, doon sa arko, malamang kasama na si Kanan or siguro lumabas si Kanan, nakasettle na sila sa land. Etong si Noah, imbis sa si Ham, kasi di ba si Ham yung nagkasala? Pero ang kinurse niya si Kanan and also the descendants of Kanan. Si Kanan, ha? Name ito ng anak ni Ham, ha? Sinuna kasi, yung pangalan ng mga lugar ngayon, yung pangalan ng mga taong parang naging ancestor nung tribe na yun. It would then be, you know, the name of Kanan, diba? Tapos siya yung magiging ancestor ng mga Kananite. Eto ngayon, kinurse ni Noah si Kanan. And what he said was, bless Shem and his descendants. And then Kanan will be their slave forever. Ganyan. Tapos parang sinabi niya na si Japheth will also live under Shem, under the tent of Shem. And then slave rin si Kanan. Diba? So parang wow ang tindi. Move forward, fast forward sa history. Si Shem yung magiging ancestor ng mga Israelites. Si Japheth yung magiging ancestor ng mga Philistines. You remember Philistines? David and Goliath. You remember them? Because eventually, yung mga Philistines, they magpapailalim sila sa mga Israelites, right? So, magsama sila. So, kahit papano, merong redemption. But the Canaanites, if you will go forward, it's like there's no redemption for them. Tumulo yung milk. Lumede kasi anak ko. Perks of a breastfeeding mama. Diba? Parang if you will think about it, like, bakit galit na galit ka, lolo? Why so angry? Okay? Tumalabo ako. Siyempre, ang lola mo nag-research. Bakit siya nagalit ng ganun? Bakit sobrang galit na? Tsaka bakit si Kanan? At hindi si Ham? Ang naglaro sa isip ko is, diba na-bless na ni Lord family ni Noah. So, yung sarili niya, kinocontradict niya yung blessing niya na binigay doon sa kanyang family, ni Lord, sa kanyang family. So, okay. Baka merong ginawa rin si Kanan. Yung anak kong isa, nagpapapansin. Hi, Ate Riz! Ganun talaga, mga mom. Alam niyo, bala ko talagang gawing live ito, kaya lang, No. Next, syempre, nag-research din ako, no? According to some Bible enthusiasts and some scholars, sabi nila, baka itong si Kanan kasi, meron rin ginawang mali. Si Kanan yung unang nakakita. Sinabi niya sa tatay niyang si Ham. And then, this Ham person, chinismis niya sa kanyang mga kapatid. Pwedeng isa yun. Kasi diba, if iisipin mo, If ikaw nakita mo yung kahubaran ng tatay mo, magtatawag ka ba ng ibang tao para ipakita yun? What is your intention in doing that? Diba ang una mong gagawin, tatakpan mo? Unless, of course, merong intention iba si Ham. Or meron siyang parang, some scholars would say, meron siyang parang sexual desire for his dad. Like an incest kind of desire. No. Some scholars would also say na pag sinabi kasing nakita mo yung nakedness ng isang tao, it's like having sexual relations already, as shown sa Leviticus. You will see the Bible verse as reference on the description box. Na yung sexual relations na sinasabi ay seeing just the nakedness of someone is already having sexual relations. So, of course, hello, that is very frowned upon. Tatay mo yun eh. Parang, anyway. So, kaya siguro ganoon yung galit. Kasi ako, napaisip rin ako, bakit galit na galit? But then, of course, if you come to realize, if you come to think of it, what is the intention behind? Bakit? And again, bakit kailangan pong magtawag ng tao para ipakita na hubad yung isang tao? Especially tatay mo pa. Diba? Will you do that? Who does that? If your intention really is to pahiyain yung tao mo to, then you would do that. But of course, if not, then why do it, right? What will you gain? So, yun yung mga argument. And again, of course, the question remains, why Kanan?
diba? Actually, ako personally, hindi ko rin alam. Ang iniisip ko na lang, baka nga, yun nga, baka nakita ni Kanan na hubad si Lolo, chinismis kay tatay niyang si Ham, and then this Ham person, ayun, mas inalala. Hindi pala si Lord ang nag-curse, kundi si Noah, no? Person, a biblical person does that. Magsasalita ulit si Lord eh, to back it up. Pero this time, wala sa kahit anong verse sa Bible na sinasabi na nakinonfirm nga yun ni Lord. But actually, that's what happened. So, possible na Noah made like some sort of a prophecy of what's gonna happen sa kanyang family, sa kanyang anak, sa mga anak niya. This turn of events would really shape how history goes as far as Christianity is concerned. Kayo, mga Mars, what do you think? Ako, ang takeaway ko dito is God sees your intentions. God see kung ano talaga yung laman ng puso mo. Diba? We will never know what really happened. We will never know what maybe something or something else transpired bago mangyari yung incident na yun sa tent ni Noah na nakita ni Ham yung nakedness ng kanyang tatay. Maybe there's something else going on that's not stated dun sa mga verses. So, we are, you know, really left to wonder, you know. But then again, at the end of the day, what is the intention? Diba? Ikaw, what are your intentions? When you act upon something, when you treat people, what is your intention? Para magpapansin sa ibang tao ba? Or is that really your kindness towards that person? Is it just because you nagpapansin ka? Or you love someone? That's why you're doing these things. As per Ham, we'll never know. But definitely, yung intention niya, hindi maganda. Hindi maganda yung intention because who do that? But yung pinakita ni na Shem and Japheth, it was really to respect their father. Because if matino kang mag-isip, if nasa matino kang pag-iisip talaga, that's what you will do first. Because you respect that person, diba? As in, tatalukbungan mo muna yung tao, right? If you see someone naked. There's really wickedness in each of us. But God calls us to wake up that love, that kindness that's innate in all of us as well. Let's choose that. Let's choose to be kind. Let's choose to love. And let's welcome the Holy Spirit in our lives. Asal na to, itong mabubuting gawa na to, mag-wake up. And siya yung talagang mag-reign sa ating mga buhay, sa ating mga puso. And then, you know, from there, everything else will fall. Brothers and sisters, God sees your intention. Mainin yung anak ko, wait lang. Okay. So, ayun nga mga moms, ano, mga mommies, God can see your heart. God sees the desires of your heart. He sees your intention. So, I hope with this, mapag-isipan natin kung ano talaga yung intentions natin. You know, with our lives, with treating other people. And I hope that it becomes a valuable lesson to all of us as well. So, again, thank you so much, mga mommies. Medyo hindi pa tapos yung mga tupiin ko, ang dami nila, taktambak pa. So, baka sa next episode natin, nagtutupi pa rin ako. Please forgive me. But other than that, thank you so much for hanging out with me today sa ating first episode ng Bible Chismis on a weekly basis. So, we tackled the story of Ham today and I hope got inspired by that story. And most of all, you got inspired by what Shem and Japheth did because they did the right thing. So, thank you so much, mga mommies. And I'll see you again next Saturday sa ating next dose of Bible Chismis on a weekly basis. Bye!